Hello guys! Glass arrangement naman po ang ating gagawin. Ito ang mga gamitin kong mga flowers. Red. Red combination. Yan. Ito ang una nating lalagay. Alstroemeria red. Tanggalan natin ang konting dahon sa dulo. Pero kailangan may mga dahon siyang kasama pagka in-arrange. Kasi nagpapaganda ang mga dahon sa mga arrangement. At syempre, kailangan mga fresh para pagka diniliver sa mga customer, happy sila kasi alam nila na fresh ang ginamit na bulaklak. At sa pagtutusok ng mga flowers, sa floral foam, kailangan nakabaon. Para medyo tumagal ang buhay nila pagka yung binasa yung sponge. Inuna kong itusok yung sa taas, tapos yung mga gilid, tapos isusunod ko yung sa baba. Para makuha natin yung pagka round shape niya. Medyo mahirap gawin tong round shape. Sa pag-aaring sa mga flowers, hindi ka dapat nagmamadali. Bibigyan mo rin siya ng time para syempre magawa mong maganda at perfect. Carnation red. Yan ang kasunod nating ilalagay, carnation red. Diba ang ganda ng carnation red? Parang ako lang maganda, walang kukontra. Nakaka-enjoy din gumawa ng mga flowers. Kasi yung mga flowers, nakaka-relax. Di ba parang kayo din, pagka meron kayong tanim sa bahay ng mga halaman, o kaya may mga bulaklak, di ba natutuwa kayo, nakaka-relax, di ba? Mahal ang mga bulaklak dito kasi ang mga flowers dito galing pa sa ibang bansa, sa Holland, sa Ecuador, Colombia, India, Ethiopia, basta maraming bansa nagde-deliver ng flowers dito sa Middle East, kaya medyo mahal siya. Pero magaganda. Maganda ang mga flowers nila, lalo yung galing ng Holland, tsaka Colombia. Malalaki tsaka magaganda talaga siya. Ayan, nagkakahugis na. Kailangan sipatin natin mabuti para makita natin kung bilog talaga.
Baby Roses. Baby Roses na ang ating kasunod na ilalagay. Napakaraming klase ng flowers. Yung iba, hindi ko na alam ang pangalan. Pag gumagawa kami ng mga event, kasal, o kaya yung baby reception, o kaya yung party, ginagamit namin yung mga flowers, ang gaganda. Lalo yung mga exotic. Ang gaganda lang mga exotic flowers. Kaya lang sobrang mahal na pagka-exotic flowers. Ano, diba? Meron ng hugis. Karamihan dito ang gusto nilang kulay is red o kaya yung white, fuchsia or pink. Hindi sila ganong mahilig sa orange at sa yellow. Pagka mga wedding event, mas maganda sa mga wedding gamitin na yung mga white. White color, tapos green. Okay, lalagyan mo ng peach. Ay magandang combination. White, peach, combination and green. Next is Hypericum. Yan ang exotic flower. Maraming kulay niyang Hypericum. Merong red, merong white, at merong green. Matagal mamatay yan. O diba? Kailangan sa pag-aray sa flower, yung daliri mo pumipilantik. O tingnan yung daliri ko. O diba? Pumipilantik siya. Kasi para ano, para hindi nyo masagasaan yung mga nakatusok ng flowers. Kasi pagka na ano nyo yan, mababali. Kaya kailangan konting pilantik ng daliri. Parang magkamukha kami nung arrangement to. Pares na maganda. Walang kukontra. Lagyan na natin ng eucalyptus.
mabango yung dahon na yan, yung eucalyptus. Ang bango-bango niya. Mint. Mint ang amoy niya. Beautiful. Nagagandahan ako sa ginawa ko na to. E syempre ako gumawa, di ba? Maganda talaga. Kayo ba? Nagagandahan ba kayo sa ginawa ko? Wag na lang ako kasi alam ko maganda na ako noon pa. Yung tinatanong ko itong ginagawa ko. Yung mga dahon kasi na yung nagpapadilim sa loob. Kailangan madilim yung loob niya para hindi makita yung sponge or yung floral foam. Yan. Okay na siya, di ba? Hindi naman siya yung talagang perfect na perfect round. Tanggalin natin yung konting green na nakalawit. Pero marami pa rin green yan na naiwan sa nasa loob. Kasi merong mga green na nakalawit na medyo may damage yung dulo. Kaya tanggalin. Sipatin mabuti. Yan. Tapos na guys.
maganda ba yung ginawa ko? Sprayan natin ng tubig syempre para bago i-deliver fresh na fresh. Kasi gustong-gusto ng mga flowers yung nababasa sila ng tubig. Guys, thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung aking ginawang glass round arrangement, red combinations. Thank you sa support, guys.